Now we come to the beginning of the end. It's over. Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Samahan niyo akong magluto ngayon ng isang pangnegosyo recipe na makikita niyo dyan, lalo na pag kayo nagta-travel at sumasakay sa barko o di kaya sa mga bus station, meron po kayo makikita dyan. Just gagawa tayo ngayon ng yema tart. Ito ang ating mga ingredients sa ating gagawin na crust. Kailangan natin ng 3 cups all-purpose flour. Kailangan din natin ng cold water, isang itlog, 1/4 teaspoon asin, 1/8 cup na white sugar, at kailangan din natin ng butter cup. So let's start, i-mix na natin ang ating pinaka-crust. Mag-sift tayo ng 3 cups na all-purpose flour. Then ilagay na rin natin yung 1/4 teaspoon asin, 1/8 cup na white sugar. And then, saka natin pagsama-samahin. And then, ilagay na natin yung ating butter cup. 200 grams ito mga kamamsi, pero ang ilalagay ko lang ay yung tatlong bahagi. So, bali 150 grams na butter cup. And then, saka nyo yan ganyanin. Lagyan nyo ng harina, and then kimisin nyo. Kailangan mapaghalo nyo mabuti yung inyong butter cup at saka yung mga dry ingredients. Ilagay na natin yung isang itlog. Huwag nyong idediretso yung itlog ninyo sa inyong mixture at baka mamaya isara yung itlog ay sayang ang inyong mixture. And then, saka natin paghalu-haluin. Habang inahalo-halo natin, lagyan muna natin siya ng 2 tablespoon na cold water. Medyo dry pa siya, lalagyan natin siya ng another 1 tablespoon na cold water. So, napagsama-sama na natin ang ating lahat ng ingredients. So, kimisin nyo itong mabuti at ito ang magiging result niya. Hindi siya dry, hindi rin siya basa. Yun ang kailangan na i-achieve nyo sa inyong gagawin na crust. Then, i-press lang natin. So, okay na ito mga kumari. Lagay natin sa ref for 30 minutes. Gagamit tayo ng number 5 puto cup medium size. Ito po siya. Igi-grease natin ito ng oil or di kaya ay butter cup. Igrease na natin. So, nag-grease na natin lahat ng ating molder. Set aside natin ito at kukunin na natin yung ating mixture sa ref. So, after 30 minutes, ito na yung pinaka-result niya. So, ang gagawin natin, i-divide ko muna ito gamit ang 1/2 tablespoon para alam natin at pare-pareho ang kalaki at kakapal ng ating gagawin na crust ng tart. So, kukuha lang tayo ng 1/2 tablespoon and then ganyan. Form natin into circle. Kuha lang kayo ng 1/2 cup. Punuin nyong mabuti. Ganyan, idasik nyo. And then, kimisin nyo. And then, form it into circle. And then, ganyan. Circle ba yan? Tapos na nating ma-divide ang ating crust. So, tapos na rin nating mag-grease ang ating mga molder. So, ready na tayong maghulma ng ating crust sa ating molder. Gagamit ako ng pang-dust natin sa ating tadtaran. Lagyan lang natin yan ng konti. And then, kuha kayo ng isang crust. Then, i-form it into circle. Ayan. Saka nyo ilagay dyan. Then, press. So, i-press nyo lang. Huwag na kayong gumamit ng rolling pin. Kasi maliit lang naman. Kuha kayo ng isang molder. At saka natin ilagay dyan. So, tamang-tama lang. No need na ang rolling pin. Kasi yung kamay natin, ang rolling pin. Pisil-pisilin nyo lang. Start kayo sa pinakababa. Press hanggang sa umakyat yung pinaka-crust natin. Ganyan. Ayan. And then, yung kabilang daliri nandito sa kabila. Yung kabilang daliri nandito sa loob.
Then, i-press-press nyo lang. Ganyan. Para mawala yung mga sobra na mixture natin. Ganyan. So, eto na yung pinaka-result niya. So, diba? Tapos na yan. Kuha kayo ng tinidor nyo. Marami sigurong tinidor sa bahay nyo. Tusukin nyo yan. Ayan. So, ganyan. Lahat ng aking gagawin na ilalagay sa molder ay tutusukin ko ng tinidor. So, magpainit muna tayo ng kawali. I-preheat muna natin ito and then isasalang na natin yung natapos natin. So, may natapos na tayo dito. Isasalang muna natin ito kasi hindi pa rin ako tapos. Utay-utay natin ang salang kasi hindi kasi sa ating paglulutuan. So, mainit na yung ating kawali. Inilagay ko siya sa wire rack. So, ayan, automatic. Then, takpan natin and babalikan natin siya ng 28 to 30 minutes. Yung apoy natin ay nasa low heat lang. After 30 minutes, ito yung result niya. Mag-move tayo ng 5 minutes. Dagdagan natin ng 5 minutes kasi medyo maputla pa siya. I-check na natin after 35 minutes lahat-lahat kasi nag-addition na tayo ng 5 minutes. Okay na to mga kumare. So, tatanggalin ko to and then sasalangan ko siya uli. For 35 minutes kung naluto yung ating crust. Nakita nyo, ayan o. Natatanggal siya ng kusa. Ayan. So, i-check natin sa 28 minutes. So, ayan. Huwag na huwag nyo kalilimutan. Kapag yung unang salang, okay lang na 35 minutes kasi unang salang yun. Pero kapag pangalawa, pangatlong salang yun na sa inyong kawali oven, kapag gumagamit kayo ng kawali oven, kailangan ililess nyo na yung inyong oras. Kasi the tendency is as in nato-toasted siya. Kaya pag unang-unang salang 35 minutes, pero kapag pangalawang salang na, gagawin nyo siyang 25 to 28 minutes. Yun lang. Ganun lang ang gawin nyo. I-check nyo yung inyong niluluto kasi minsan, kapag hindi kasi naka-stop yung apoy, minsan kasi mahangin kasi dito sa may amin. Minsan nagiging 32 minutes siya, minsan nagiging 35 siya, minsan nagiging 30 minutes. Ay mahangin kasi kaya yun, nadadala siguro ng hangin yung aming apoy. Para naman sa ating yema, gagamit ako ng mani. Ito ay happy peanut. 1 tablespoon na cornstarch. 1 half teaspoon na vanilla. 1/8 cup na buttercup. 1 and 1 half cup na water. 3 egg yolk. At saka isang condensed milk na 390 grams. So let's start lutuin na natin ang ating pinakapalaman sa ating yema tart. Ilagay muna natin yung 1 and 1 half tablespoon na water. Then ilagay na rin natin yung 1 tablespoon na cornstarch. And then tunawin natin. And then after that, ilagay na rin natin yung ating 390 grams na condensed milk. Any brand ng condensed milk po ay pwede nyong gamitin. Isasabay ko na rin, ilalagay ko na rin yung ating 3 egg yolk. Ang ginamit ko po na itlog ay yung XL. Then, halu-haluin lang natin. Ilagay na rin natin yung ating 1 half teaspoon na vanilla. And then, saka natin haluin. Pagkahalo natin at pagsama-sama na natin yung ating inilagay na ingredients, buksan na natin ang ating stove into low heat. Automatic po na kapag bukas na yung apoy, halu-haluin nyo po ito. Huwag na huwag nyong titigilan yung paghahalo kapag nagbukas na kayo ng inyong apoy. And then, iseset nyo kaagad-agad ang inyong apoy into low heat. And then, magta-timer na po ako. So, nag-timer na po tayo. And then, hahalu-haluin nyo lang ito. Dire-diretso lang yung halo ng nasa low heat. So, after 6 minutes, ilalagay na natin yung ating butter. Lagay na natin. Then, ihalo natin. Kuha tayo ng tinidor, charot.
So after 8 minutes, ilagay natin yung ating mani. Gumamit ako ng tablespoon para alam natin kung ilan ang magagamit natin. So naglagay ako ng 4 tablespoon na mani. Nagtira ako ng para pang toppings natin. Bali 9 pieces 'yon na happy peanut yung binuksan ko. And then halu-haluin lang natin. Huwag po kayo mag-alala kasi naka-timer po ako. Ah, naka-stopwatch pala. Since nagluto tayo, ganyan kahina yung apoy niya. Until end, ganyan pa rin kahina ang apoy natin. Ito yung 13 minutes niya. I-move natin ng konti. So, 15 minutes, i-off na natin ang ating stove. And then, itaas nyo and then halu-haluin nyo. Huwag nyong titigilan ng halo kasi mainit pa yung ating kawali. And then, isasalin ko na ito. Lalagyan na natin yung ating mga crust. Kuha tayo ng isa. Ang gagamitin kong kutsara ay ito. Ginagamit ko sa pagkukudkod ng buko kasi medyo flattened siya. Ayan. Maglagay kayo ng yema. Tapos, kuha kayo ng konting manibudburan nyo yung toppings niya. And then, yung pinaka ilalim ng inyong measuring spoon, iganyan nyo. So, ayan siya. Kuha kayo ng isa. And then, depende na sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyo. Wow, ang sarap. Promise. Hindi nyo kailangan magbadali. Hindi naman yan titigas eh. Then, kuha kayo ng konting mani. Ibudbud nyo sa pinakaibabaw. Tapos, gamit ang ilalim ng inyong measuring spoon. Tiginan nyo ng konti para malagyan lahat hanggang sa ilalim. And then, ayan. Ubus na rin yung ating mani. So, bali, dinagdagan ko ng isa kanina yung mani. So, bali, 10 pieces na mani na happy ang aking nagamit. And then, yung ating mixture na yema ay hindi nagkasya kasi merong natira na 12 pieces na crust. Tapos natin na yema tart. Sana magustuhan nyo ang recipe kong ito, pero titikman muna natin. Hindi siya matigas kahit na malamig na siya. Tamang-tama lang siya, mga kumari ko. Sundan nyo lang yung aking itinuro sa inyo. Sarap niya. Hindi siya matigas kahit na malamig na siya. Masarap siya. Yan, no? Saka crispy yung ating crust. As in, masarap siya, mga kamamsi. I-try nyo, magandang pang-negosyo recipe. Ilalagay ko po sa description box ang costing ito. And by the way, magbabalot tayo para alam nyo kung paano balutin ang ating pang-negosyo recipe na yema tart. So, ganito lang. Maggunting kayo ng tamang-tama lang ng laki sa inyong yema tart. Huwag na huwag nyong ibabalot yung inyong yema tart hanggat mainit pa. Ganyan lang. Tapos, i-fold nyo. I-fold nyo yan. Tapos, liginan nyo dito. And then, i-fold nyo ganyan. Then, i-fold nyo ganyan. Then, pilipitin nyo. So, ito ang pinaka-sample ng ginawa ko na yema tart na pang-negosyo recipe. Bali, 40 pieces ang nagawa natin na yema tart. Shout out sa aking mga members. Aileen May Magan, Christine Joy Tapican, Lodilyn Beliegas, Judge Foodie, and Evangeline Raponel. Sana po'y magustuhan nyo ang ginawa kong pang-negosyo recipe. And then, follow nyo po ako sa aking FB page, sa aking TikTok, sa aking Instagram, at sa aking Pressimitra. If you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. And by the way po, meron po akong pag-giveaways na gustong-gusto. Alam ko magugustuhan nyo ang aking pag-giveaways. Meron po tayong dalawang pag-giveaways. Tingnan nyo lang po, i-announce ko lang po kung paano ang mechanics ng aking pag-giveaways. Thank you po!